hindi ho ako magsisinungaling dito dahil unang-una hindi po ako bayad at kahit bayad ho ako, bakit po tayo kailangan manloko ng tao, di ba? And to be honest guys, ito na po ang aking verdict sa Guiche Beauty Bar. What's up guys? It's me, Mark with Asin. So guys, tumating na yung order ko from Shopee. And for today's video, i-unbox muna natin to. In order ko from Shopee, yung Beauty Bar Guiche yun. So ayun na nga, dumating na po yung order ko sa Shopee na mga Kojic soap. Tumating na siya from Beauty Guiche yun. The soap. Ata yung pangalan. So, binili ko siya dahil marami akong nakitang reviews doon sa YouTube na nakakaputi daw siya, nakakatanggal ng pimples, nakakatanggal ng pimple marks, ganun. So, I decided na bumili talaga dahil na-attract ako doon sa mga reviews na nabasa ko na 1 week pa lang daw, nakita na yung difference. Or 1 month, maganda na yung skin nila, pumuti na sila. Pero habol ko kasi, matanggal lang yung mga red dito sa aking pagmumuka, yun lang naman. Pero kung puputi tayo, sige, why not, diba? So, bali, ang gagawin ko, puputol-putulin ko tong vlog na to hanggang sa maka 1 week tayo. Ang gagawin ko kasi, i-review ko tong product na to, nagamitin ko siya ng 1 week, at itinan natin yung progress niya day by day. So, sana samahan niyo ako dun sa progress na yun, kung totoo nga ba, nakakaputi siya ng 1 week. Excited ako dahil first step kong gagawin sa channel ko to na magre-review ako ng sabon. Bubungad sa'yo agad to ng itong sabon na 5 piraso. Ayan, tignan nyo. So, bali guys, 5 piraso po siya ng Kojic Beauty Bar. Sabi pa dito, Beauty Bar Face and Body Soap Whitening Good for Acne Prone Skin. And we all know na acne prone skin ako at sana umepekto siya sa akin. Hey guys! So, katatapos ko lang maligo at nagamit ko na yung aking Beauty Kojic Bar Guiche yun. So, ang aking first impression ay okay naman siya guys. Parang normal lang siya na Kojic soap na binibili nyo. Same lang din. Parang madali din siyang matunaw. Kaya kailangan mong hati-hatiin siya hanggang sa makakaya mo. So, yung impression nung ginamit ko, ayun, mapifeel mo na parang gumagamit ka talaga ng Kojic. Alam mo yun, yung pag kasi iba, pag first time na gumamit ng Kojic, mararamdaman nila na parang may hagod dito. Basta hindi ko ma-explain yung feeling, pero naggamit na ako ng Kojic soap before. Parang medyo nakakadry, kaya ang gagawin natin is magagamit tayo ng moisturizer sa mukha. Kasi nagdadry nga, pero depends kung ano man yung mangyayari sa ating mga susunod pang mga araw. As of this moment, ganun lang talaga yung naisip, yung sasabihin ko sa inyo dahil first day pa lang naman. Huwag natin i-judge yung product ng first day pa lang naman. Kasi wala pa naman talaga tayo may kitang result doon. Bye! Hello guys, I'm back. So, day 2 of using Beauty Kojic soap. Guiche yun. So, kaliligo ko lang din. So, every time na mag-film ako is kaliligo ko lang talaga. As of this moment, wala naman ako napansin masyado sa balat ko. Parang siguro it's a long process. Pero, napansin ko lang is medyo lumiit yung, medyo malaki kong pimple dito sa aking pagmumuka, no? Ayan. Yun yung nakikita nyo. Medyo lumiit siya. Kasi diba, itong ginagamit kong sabon is panlaban din sa mga acne. Hindi na siya pampaputi, kundi panlaban din sa acne. So, I guess, nakakatulong siya sa acne. Pero, hirap pa magsabi kasi dito ko pa lang naman siya ginagamit. Hindi ko pa naman siya ginagamit in a long run. No, parang nagtetest lang tayo kung effective ba talaga siya patanggal ng pimples at pampaputi. Guys, walang kahalong kaek-ekan to ha. Medyo nag-light siya, napansin ko. So, promise. Kasi yung sabon ko talaga, hindi naman pampaputi yung ginagamit ko. Kasi first time ko lang ulit gagamit nito after so many years. Pero napansin ko, medyo nag-light siya. Alam yung nag-tone down, ganun. So, I guess that's it for deep. So, see you tomorrow. Hello, guys! And this is the 3rd day of using Guiche Beauty Bar. And after all this time, Guiche pala yun. Beauty ako ng beauty. Beauty ng beauty. 3rd day ko na nalaman na Guiche pala yun. Alam mo yun? So, itong 3rd day na to, napansin ko na mas nag-light yung skin ko unlike before. Promise. Pagising namin kanina, sabi ng tita ko, bakit daw namumula yung mukha ko? Sabi ko, yun nga, ginagamit ko yung soap. Tapos sabi niya,
hindi naman daw usual na nagmumula yung mukha ko dahil syempre maitim ako, diba? Hindi naman talaga mamumula yun ng sobra kasi hindi naman ako kutis mayaman at hindi naman kami lagi naka-aircon, no? Nung umaga kasi, namumula to. Yan. Ito guys, tuwan-tuwa ako dahil sobrang cleared. Hindi naman sobrang cleared. Ano na siya, yung hindi na siya visible masyado. Unlike dati na kitang-kita mo yung pimple marks ko na sobrang lalaki. Ngayon, maliliit na siya. Ganun pa rin, pero nabawasan siya. Tapos medyo lumiit na yung mga pimples kong malalaki dito. It's a process naman kasi. Sobrang init po. Wow! Kung nakikita lang po dito sa camera, sobrang gilimahid na ako. Kaliligo ko lang mga kalitintigan. Hindi ho ako magsisinungaling dito dahil unang-una hindi po ako bayad. At kahit bayad ho ako, bakit po tayo kailangan manloko ng tao, diba? So, wala naman ako makukuha doon kung manloko ng tao eh. And that's it for today. Sana po guys ay panoorin nyo ito hanggang dulo para makita natin kung effective nga ba itong Beauchay Beauty Bar. See you tomorrow! Hello guys! So, ito na po yung pang-apat na araw kung saan ay patuloy pa rin po natin ginagamit ang Beauchay Beauty Bar. And to be honest, hindi po ako ngayon bagong ligo unlike sa mga previous clips na bagong ligo ako. Dahil busy ako manood ng Netflix kasi nga it's day of day. Kanina pa po ako nakaligo kasi busy ako manood ng Netflix kasi okay. Okay! Ang napansin ko talaga ngayong araw na to, mas dumami yung pimples ko o yung breakouts ko. Before kasi guys, nakapanood ho ako ng review ng Beauchay Beauty Bar. At ang sabi nung ate na napanood ko, normal lang daw talaga na mag-breakouts pag ginamit mo yung product na within 1 week. So, parang nag-worried ako kasi nga, acne prone skin ako. Natatakot ako na makasusunod na mga araw, baka lumala to. I hope, wag naman. Ito po yung itsura ng mukha ko ngayon, ha. Tignan nyo. Sa kabila, kung napapansin nyo guys, dito sa side na to, ang dami ko hong breakouts. Ang lalaki ng mga pimples na tumubo. Unlike dito, wala na talaga siya masyado. Ito, nag-heal nilang siya. Pero ang napansin ko guys sa mukha ko, nag-exfoliate siya. Napansin ko din kanina nung nag-CR ako na nagbabalat yung mga pimples ko. Ito yung tinatawag na skin purging kung saan nilalabas na yung dumi sa mukha mo. At yung mga duming yun, magiging breakouts yun sa mukha mo. And then kapag nakalabas na sila sa pagmumukha mo, ay doon na mangyayari yung mag-exfoliate siya tapos mawawala na siya. And I really hope na sa mga susunod pang araw, gumanda yung condition ng mukha ko dahil kinakabahan po talaga ako. Hello guys! So, this is the 5th day. Anyway, ito na nga. 5 araw nang gumagamit and guess what? Chismoso! Oh my God! So guys, napansin ko na habang tumatagal, lalong lumalabas yung pimples ko. Pero, lumalabas siya kasi nga, nag-i-skin purging to. At base dun sa mga napanood ko at nabasa ko, normal lang daw talaga na lalabas yung mga pimples mo kasi nga, tinatanggal nung sabon na yun, yung mga dumi na nasa pagmumukha natin na nakatago sa ating mukha. Tignan nyo. Anyway, sabi doon, maglalabasan daw talaga yung mga pimples na malalaki tsaka yung mga whiteheads or blackheads nyo kapag nag-i-skin purging. Ayan siya guys, pero nagpipeel off na siya. Hindi na siya masyadong malaki unlike kahapon kasi nagbabalat siya. Napansin ko kanina nung naliligo ako guys, nagbabalat na yung mukha ko. And it's a good thing kasi nagda-dry na yung mga tigiyawat ko. On the other side, sobrang ang ganda ng improvement dito sa part na to. Kasi guys, pansin nyo, wala na lang siya. As in, parang flat na siya. Unlike dito, marami-rami pa. And I'm really hoping na kapag tumagal yung araw ng paggamit ko nito, ay mawala na talaga siya. Kasi isa siya sa mga epal ng mukha ko eh. Uy, andyan pala kayo. Ay naman, nagugulat kayo eh. Andyan pala kayo, hindi niya sinasabi sa akin eh. Hello guys, so today is the 6th day of using Beauchay Beauty Bar. Yes, tama na ako magsalita ng Beauchay, hindi na Beauch. Sa dahil nakaraang araw, Beauch ako ng Beauch.
So, atit po sa may-ari ng Buchay. Yung Jejimon po yung brand nyo. Anim na araw na ang gumagamit noon at matatapos na siya bukas. So, napansin ko guys na yung tan lines ko, nag-fade na talaga siya. Sobrang saya ko na nag-fade na yung tan lines ko kasi doon na ibig sabihin na epektibo yung product sa akin. Dito sa aking balat. Pero sa aking mukha, tignan nyo. Nakonekita nyo yung tatlong connect the dots na yan. Ano na siya, hindi siya kasi visible sa camera. Pero guys, yung isa dito, naghihinog na siya. Color yellow na yung gitna niya. Tapos yung dalawa, nagpipil na siya lately. Yung isa kasi dyan guys, itong nasa gitna, may color yellow na siya. Kumbaga, naghihinog na siya. And diba, pag naghihinog na, ibig sabihin, malapit na matapos ang paghihirap ko. Sana! Sa other side po, ito guys, pansin nyo naman, nawawala na talaga siya. As in, wala ka na may kita na bakas. May konti, oo, gets ko naman. Pero yung sobrang malalaki, wala na as in. Wala nang malalaki guys, as in hindi katulad ng mga to, ayan. Ito naman, yan, naghihinog na rin silang mga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Naghihinog na yan guys, so nihintay ko na lang kasi nga, hantay-hantay mahinog at pitasin na natin kasi nagugutom na rin ako. Gusto ko ng mangga. Hi, ingat kayo. Hey guys! So, this is the last day of our challenge. So, for today, napansin ko, lumiliit naman siya guys, yung sa mukha. Hindi man ganun kabilis, pero may progress din siya. Di ba nga sabi nila, a slow progress is still a progress. Nagulo ko magsalita. Ayan. Kung napapansin nyo guys, ayan, hindi na siya ganun kalala katulad nung nakaraan na pinakita ko sa inyo. Hindi man ganun kabilis yung improvement niya, napansin ko na natutuyo din talaga siya, pero hindi ganun kabilis, hindi katulad nung iba na sabi 1 week lang daw natutuyo na sa kanila. Sa akin, medyo matagal din po pala. So naman sa other side guys, ayan, pansin nyo, wala na talaga siya. Hindi na gaanong visible. Pansin nyo sa other side guys, konti nilang siya at hindi na siya masyadong visible. Pero dito sa lower part ko, ayan, visible siya. Pero, nakikita mo yung mga dilaw-dilaw yung gitna. Isabi na hinug na siya. And hopefully, sana susunod na mga araw, matanggal na siya or lumiit na siya kasi nakakaalibad-bad, no? A few moments later. Kung natanongin niyo ako dun sa nangyari sa aking balat naman, napansin ko guys na everyday talaga may improvement pero hindi din ganun kabilis katulad nung iba na parang 1 week pa lang pumuputi na sila or 1 week pa lang nakikita na nila. Well, and to be honest guys, ito na po ang aking verdict sa Buchay Beauty Bar. Hindi siya ganun kabilis, di katulad nung iba na napanood ko na 1 week pa lang may improvement na sila. Well, ako meron naman, pero mabagal. Hindi yung ganun kabilis na maglalight talaga. Naglalight siya, pansinin ko, naglalight talaga siya. But, hindi yung sobrang naglalight. Pero kasi ayoko naman mag-judge kasi nga, 1 week ko pa lang siya ginamit. Paano pa pag 1 month na or 6 months or 1 year, baka may improvement talaga. Kasi ganun naman talaga yung mga beauty products daw. Hindi naman daw talaga basta-basta ang e-epekto sa'yo. Meron talaga silang time frame na sinusunod. At syempre, kanya-kanya din tayo ng skin type, no? Mahirap naman magsabi na yung iba, mabilis nga. Syempre, mas maputi sila sa akin. Yung iba, mahirapan kasi mas maitim sila sa akin. Parang ganun din naman. It's just a case-to-case basis. I'm really hoping sa mga susunod pang mga araw na paggamit ko, sana mas mag-improve siya. Baka nahihiyala siya sa inyo kasi gumagamit ako ng camera lagi. Baka nahihiya. Pero ayun, napansin ko talaga na may mga improvements naman siya. Hindi lang talaga ganun kabilis. Pero, meron pa din. So, ayun lamang po. At sana, i-like nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. Mag-comment kayo kung natay nyo na yung beauty products na to. Or, mag-comment kayo ng mga suggestion nyo kung ano mo pwedeng i-try. And, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bells sa tabi ng subscribe button. And this is Mark Arlison and always remember, just be yourself. Bye-bye and maraming salamat sa pagsubaybay ng aking paputol-putol na vlog for 1 week. Bye!